So ayun, what's good, what's good, what's good, what's good, ma? Azapi, ito na ating SLP, isang buong araw yata siyang walang galaw, ma. Azapi po, ano, kasi makikita natin isa para poor dodgy candle yata to, no? Alas undecided nga po yung mga candles natin, alright? 4 hours candle pa yan, ma. Azapi po, ano, pero pwede last point of support na natin yan, eh, Feber na magpapam tayo. So makikita naman natin dito, ma. Azapi, na talaga naman sa 4 hours time frame, isa wala po halos talagang galaw, ano po? Pero ma, Azapi, kung titingnan natin ito sa Fibonacci retracement, kasi dito sa ating Fibonacci retracement, maasabi, saktong-sakto po siya dito sa ating golden zone, ano po. Medyo maganda nga rin itong pangitain, maasabi, kasi yung golden zone na yan, maasabi, is magandang pasukan and then nasa 4 hours time frame siya, no? Which is medyo magandang gawan ng ating charting, I mean itong ating technical analysis, kasi sa 4 hours time frame, mas reliable daw po, ayon sa mga, syempre, sa mga professional as always. Sa as na time frame, mas maganda daw pong gawan ng mga technical analysis, ano. So, yan nga ang pag-uusapan natin ngayon, mga Azapi. Syempre, may konting balita lang tayo, may chismoso muna tayo sa ating Axie Infinity po, ano, sa Twitter. Yan nga, mga Azapi, bago nga po tayo magsimula, syempre, as always, this video is at financial advice, and pwede po ba tayo maingin ng isang like if ever na magustuhan nyo po itong video natin, na i-subscribe na rin pag hindi ka pa nakasubscribe. As always, mga Azapi, magbasa muna tayo mga comments natin dyan, isa, may pagkwentuhan muna tayo po, ano. So, sabi dito, mga Azapi, all crypto will pump including SLP, don't worry, all now to the moon, alright? Mukhang baliktad naman ang nangyayari, di joke lang, mga Azapi. Parang nga napansin ko kasi, mga Azapi, April di ba ngayon? April nung May, nagtaasa ng mga crypto. So last year po yun, ano? Isa din sa na-expect ko yun, mga Azapi, na baka tumaas ngayong May. Parang 2 taon yata ako napansin dun sa ating CoinGecko. Tinitingnan ko yung presyo ng SLP, kung kailan siya nag-all-time high, and then yung Bitcoin, ganun din. Silip-silip ako nung nakaraan pa yun. Di pa ako yata TTA nun, eh. Hindi pa tayo nagbibideo dito about sa SLP, ano? Parang may yata siya nagtataasan na. So, let's see sa next month kung ano bang mangyayari po, ano? For me, sana maulit para alright tayo dyan. Para medyo makabawi-bawi naman yung mga naipit, ano po? Kasi matagal-tagal na naghihintay, eh. So, kung ganun talaga ang cycle ng ating market, kumbaga may takdang sa isang taon, may dalawang buwan yatang straight na tumataas yun, eh. Nag-consist lang siya ng higher high, eh. Pero tingnan natin, mga Azapi, di naman natin masasabi na ay tao lang din naman kasi dito sa ating CoinGecko po, ano? Wait, silipin natin. Ito po yung sa May natin, ano? 2021, mga Azapi. And then yun nga, mga Azapi, di ko naman porket sinabi na tataas siya ng next month, sa taas siya po siya, ano? I mean lang, mga Azapi, na sana maulit kapag ganun. Kumbaga, parang may isang month na tataas tuwing every year po, ano? So, ito naman, mga Azapi, yung ating Bitcoin po, ano? Yun lang din yan, mga Azapi, sinilip ko nga is May po, ano? And then nag-dump. Tapos nung July, nag-pump ulit. Same siya po nung galaw nung ating SLP. Pero syempre, hindi naman lagi na susunod. Kasi depende nga daw po sa ating demand ng coin. Kasi ang demand ng coin natin is oversupply po tayo, no? So, yun lang naman, mga Azapi. Sana mag-pump tayo next month para hindi tayo laging sad, ano? May happiness naman tayo. Hindi joke lang. Kumbaga, hindi na asin yung ulam natin. Itlog na po, ano? Let's see, mga Azapi, kung ano mangyayari next month po, ano? Sa May, ah. So yun, medyo Axie News tayo, mga Azapi. Nabalitaan nyo po ba yung kaya ating Pilipla? Alam ko na balitaan nyo na kasi ilang araw na rin, ano? Yung about sa origin, mga Azapi, kung ipopokus lang daw po ata natin yung ating origin kaysa mag S21 pa daw po, ano? Parang ganun po, I mean, ano? For me, mga Azapi, for me lang naman, syempre, siguro, i-ano lang natin, huwag na tayo mag S21, for me, ano po, kung makikita kasi natin yung burn over minted, halos wala na pong nagbo-burn, ano? Tapos, kung i-extend pa nila yung ating Axie V2, isa, baka yung iba, isa mawala na ng pag-asa, kumbaga, maboringan na, sobrang tagal po, ano? Pero hindi naman natin sila masisitsi kung hindi pa naman tapos yung origin talaga sa mobile, ano po? Baga, sobrang dami pa rin bugs po, ano? Hindi talagang pangit yun kung ilalabas ng biglaan po. O kaya naman, mga Azapi, pwede nilang gawin na may rewards tayo sa adventure tapos sa rank mode wala po, ano? Paanong wala, di ba mas importante yung rank mode kaysa sa ating adventure? I mean, mga Azapi, di ba puro bugs pa? Limbawa, ilabas sila yung ating origin na hindi pa ayos talaga. Yung sa adventure na lang maglagay ng SLP tapos yung habang inaayos pa yung ating rank mode, yung ating mga bugs is pwedeng mag-practice na lang dun yung ating mga gusto mag-rank mode po, ano? And then, for example, pag naman na ilabas nila yung origin, yun nga, limbawa, ginawa nga nila na ilabas yung origin kahit maraming bugs, kumbaga, yun nga, sinasabi natin, ano po, nasa adventure lang yung ating SLP, pwede pa sila maabawas
doon ng ating minted overburned po, ano? For example, I mean, maasabi, halimbawa, may 40 energy ka dito sa B2 is 50 yung makukuha mo dito sa ating adventure sa V3. And then yung 20 energies naman sa ating B2 is at 20 po yung makukuha dito sa ating adventure. Yung mga may 20 energy, 20 din yung makukuha niya po. Ano. Yung 60, mas mataas po. Ano. Paano maabawas yun? For example, average is 50 po. Ano? 50 times 1 million. No? 50 million. Ang minted natin almost 100 million po. Ano? Mabawasan pa tayo ng 50 million in daily po. Ano? And then, pwede pa tayo maka-burn habang kasi, halimbawa, yung pinuos na nila yung ating origin, pwede na mag-breed yung ating mga breeders. Si Feber naman mag-breed pa po, ano? Hindi ko sinasabi may mag-breed pa. Pero ayaw maging negative, siguro mayroon pa rin naman, syempre. May mga breeders dyan, sigurado tayo, ano po. So, isama mo pa yung ating mga runes and charms, yung mga combination po, ano. Eh, yun, makikita natin kung gano'ng ba ataas ang ating burn over minted po, ano. So, yun lang naman naiisip ko, mga Zappi. Dito na tayo, TA na tayo. Napakahaba na ng kwento natin. Ipopost ko pala sa Twitter. Subukan natin ba mapansin nila, ano? So, malay lang naman natin, mga Zappi po, ano? So, quick analysis na lang tayo dito, mga Zappi. Still valid pa rin naman yung ating technical analysis na nakaraan, eh. Nakaraan nga, mga Zappi, sabi natin na pwede pa rin tayong bumaba dito sa ating demand zone po, ano? Sa baba po, yung dito sa ating SC. Sabi nga natin dun, mga Zappi, in order to create secondary test in phase B po, isa bababa po talaga tayo dito sa ating demand zone. Siyempre, pwede mas bababa pa po sa demand zone, if ever lang po, ano? Na bumagsak pa ng tuluyan. Pero yung nakikita ko kasi, mga Zappi, sinasabi ng volume natin and then yung ating candles parang possibility of breakout po, ano, kumbaga pahina kasi ng pahina yung volume and then yun nga kung makita natin is nag-consolidate siya ng ilang oras na po, parang isang buong araw and then galing nga po tayo sa taas, nagko-consolidate nga po tayo isang buong linggo na yata tayo nagko-consolidate, so possibly may possibility of breakout to, mga Zappi po, kasi yung mga napapansin ko kasi nung nakaraan is mga ganyang candles, yung mga sunsunod na yung bigla na pong nagka-amer na malaki ang movement, ano. Then yung volume natin, mga Zappi, isa mahina po, ano. Kumbaga, pwede tayo magkamera ng spike ng volume, ano po. Kumbaga, biglang tataas yung volume na yan. Sa andal naman po, isa biglang magkamera ng swing. Either pataas or pababa. Pero mga Zappi, pag galing tayo sa taas, isa pagpahina ng pahina yung mga candle. Kumbaga, maliliit na yung mga candle. Nagkamera tayo ng breakout pababa po, ano. Pero depende po yun sa status ng ating technical analysis, ano. Pwedeng pagpataas is nagre-accumulation lang siya. Kumbaga, tataas pa ulit. Hindi siya mag-swing pababa. Hindi siya babagsak, ano, mga Zappi. Pwedeng reaccumulation po ang tawag doon. Siyempre, meron din naman redistribution kung saan yung dulo is bababa po, ano. Pero dito sa ating chart, mga Zappi, hindi pa siya nag-create ng ating STB po, ano, yung ating secondary test in phase B, pero napailalim na yung ating EMA 50 dito sa ating 4 hours time frame po, ano po. Sabi nga natin nung naran sa mga video natin, mga Zappi, pag nailalim po sa mga candle itong EMA 50 natin, isa mataas po ang possibility ng si-switch na yung trend pa uptrend po, ano. Nasa ibabaw ng mga candle is yun, nag-downtrend nga po. And then, yun nga, sabi nga natin, mga Zappi, is pailalim na, parang naturo na siya papuntang ilalim ng mga candle. So, baka mag-expect tayo ng pataas, pero hanggang saan lang, mga Zappi po. Pwedeng fake out muna yan, ha? Hindi ko sinasabing tataas na talaga yan. Maga, buti niya itong 4 hours OB natin bago siya bumaba ulit. Maga, mag-create siya ng double top saan ang dulo is pababa po, ano? Then, pwede niya itouch yung EMA 50 natin, yung orange line na yun, mga Zappi po, ano? Na-touch niya yan is magbabounce muna pababa and then bago mag... Then, pwede niya itouch siya nga yung trend line kasi saktong-sakto din sa ating trend line yung ating EMA 50 po, ano, sa 4 hours OB. Pwede din muna bago siya bumaba dito sa demand zone. Ha? So, nasabi naman natin sa mga nakarang video, yun nga, parang bakit siya bababa dito sa ating demand zone. To create STB nga, mga Zappi po. Pero not guaranteed, mga Zappi, pwede nga tumasa siya ngayon, ano po. Pero kung tataas naman siya, mga Zappi, for example, tumasa nga siya ngayon, siguro dito tayo sa piso na 190.0190 and then dito naman sa 210. Kaya naman touch niya yung ating 190 and then baba po sa 180, ano, kumbaga iriritas niya sa pababa and then tutuloy naman siya dito sa ating 210 pero pwedeng ganun, mga Zappi po, ano, but still not guaranteed po, ano, mga Zappi, depende talaga sa market, kung maganda talaga yung market is pwede pong ganun pero not still 100% accurate naman, pwede kasing ma-touch nga yung ating resistance tapos yung market natin is bumagsak naman po, ano, humina, lumamang yung selling pressure, yung fear, so yun lang naman, mga Zappi po, ano, if ever natataas tayo yun na nga po and then mababa naman is dito po nga sa sinabi
ating demand zone. So ang presyo nga na SLP natin ngayon mga Azapi is tumatagingting lang naman na 0.89 negative 0% as of this recording mga Azapi po ano. So yun lang naman mga Azapi po ano. So correct me if I'm wrong, lalo na po doon sa ating mga professional traders dyan, yung mga experienced na po talaga ano. So self-study lang naman po tayo. So correct me if I'm wrong mga Azapi. As always mga Azapi, this video is not financial advice, kundi update lang po para sa mga ka-scholar din, syempre yung mga nagtatrade-trade natin dyan. So yun lang po mga Azapi. So Azapi mo Raven, peace out.